We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita mula sa Luzon. Ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, tiniyak ng AFP na pananagutin ang mga sangkot sa pambobomba sa gym ng MSU sa Marawi City. Yan ang tinutukan live ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV, One Mindanao. James? Chris, sunod-sunod ang pagbisita ng mga matataas na opisyal ng kapulisan at militar dito sa Marawi City. Ito ay para personal na tutukan ang investigasyon sa nangyaring pagsabog sa loob ng Dimaporo Gymnasium dito sa Mindanao State University, na ikinamatay ng apat at kinasugat naman ng maraming individual. The perpetrators of this terroristic attack will be brought to justice, no? Habulin po natin sila. Ito ang siniguro ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kanyang pagbisita sa Marawi City, Lanao del Sur kahapon. Personal siyang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutukan ang sitwasyon bunsod ng pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University Linggo ng umaga, December 3, habang may ginaganap na misa. Nagresulta ito sa pagkamatay ng apat na katao at pagkasugat ng hindi bababa sa 50. Whether these are foreigners coming to the Philippines and doing that attack, or whether these are affiliated groups to foreign terrorist groups, no? Or even foreign directed, no? So we're looking at everything. We cannot be conclusive at this time. Nauna na ang sinabi ng Pangulo sa isang pahayag na mga banyagang terorista ang nasa likod ng nasabing pag-atake. At base naman sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na may malakas na indikasyong may foreign element na sangkot dito. When we say foreign elements, maaring foreign terrorist, maaring foreign ideology, maaring foreign technology, no? So tinitingnan po natin lahat ng mga anggulo na ito. Nakasara ngayon ang Dimaporo Gymnasium habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa Bangsamoro Autonomous Region Police, nakitang 60mm mortar ang ginamit na pampasabog ng IED. As of now, sir, na-rule out na namin na hindi, it was not a body-borne IED or body-borne operation. May mga dineploy na rin karagdagang police na tutulong sa mga sundalo sa pagbabantay sa MSU. Chris, sa ngayon ay meron ng mga persons of interest na sinusundan ang mga otoridad hinggil sa mga suspect na nagpasabog dito sa Marawi o sa Mindanao State University. At paalala naman ng mga otoridad na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon patungkol sa nangyaring pagsabog upang hindi na rin makadagdag pa sa takot na nararamdaman ng mga residente dito sa lugar. Chris? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV, One Mindanao. Naka-heightened alert ang pulisya sa Western at Central Visayas bunsod ng nangyaring pagsabog sa Marawi City noong Linggo. Isa ang Lapu-Lapu City Police sa Region 7 sa nagpaigting sa ipinatutupad na seguridad, lalo na sa mga mataong lugar. At sa nalalapit na Kapaskuhan, mas paigtingin ang preparasyon sa seguridad sa Don Masses o Misa de Gallo. Maliban sa pagtatalaga ng intel personnel sa lungsod, magsasagawa rin ang PNP ng regular meeting sa iba't ibang grupo, kabilang ang Muslim community. Samantala, pinaigting din ng Police Regional Office 6 ang pagbabantay sa mga pampublikong lugar o sa mga matataong lugar sa Western Visayas matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City sa Lanao del Sur habang may ginaganap na misa nitong Linggo. Naka-heightened alert ang kapulisan sa riyon bilang precautionary measures upang mapigilan ang posibleng pag-atake ng rebeldeng grupo.
Gayunman, siniguro ng PRO 6 na walang dapat ipag-alala ang publiko na may kaparehong insidente na mangyari sa riyon. Kinumpirma ng incident management team na natagpuan na ang nawawalang Piper plane na may tail number RPC-1234 sa bulubunduki ng Sierra Madre sa Isabela. Sa ipinadalang text message ni Joshua Hapinat, tagapagsalita ng IMT, nagsagawa ng aerial search ang helicopter ng Philippine Air Force hanggang sa makita ang kinaroroonan ng eroplano. Pero hindi pa raw makalapit sa lugar ang helicopter para makita ang kondisyon ng dalawang pasahero na sina Captain Levy Abul II at pasahero na si Irma Escalante. Pinag-aaralan ng otoridad ang susunod na hakbang kung paano makakalapit sa naturang eroplano. November 13 nang mawala ang Piper plane matapos itong bigong makalapag sa Palanan Airport. Nakumpiska ng pulisya ang 1.5 milyon pesos na halaga ng mga umano'y ilegal na paputok sa Tanawan City, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado sa entrapment operation ng Police Regional Office Calabarzon Intelligence Division ang 30-anyos na si Daryl Makahiya matapos mahuling nagbebenta at gumagawa ng iba't ibang klase ng ilegal na paputok sa isang bahay sa Barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas. Nakumpiska ng pulisya ang ilang rolyo ng tinatawag na sawa, kahon-kahong whistle, cone at candle bombs at mga kwitis. Nakumpiska rin ng otoridad ang tinatawag na Goodbye Hamas na isa umano sa pinakamalakas na paputok na ibinebenta ng suspect na mas malakas pa umano ang pagsabog kaysa sa granada. Ayon sa pulisya, aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na paputok. At ang nakababahala nito ay kung bibili ka doon sa lugar na yun, ay pwede kang mag-testing para masigurado muna talagang maganda yung putok ng paputok na ibinibinta niya. Kaya nababahala na yung mga kapitbahay niya doon kasi lantaran nga kung halimbawa magbinta siya at pwede kang mag-testing doon para makaingan nyo ng mga customer. Nasa kustudiya na ng Tanawan City Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang pagbabawal sa pagbebenta at paggawa ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Matagal na umano itong gawain ng suspect at napag-alamang kabilang din siya sa mga malalaking distributor ng mga ilegal na paputok sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon. Dinala na rin sa regional headquarters ng PNP ang mga nakumpiskang ilegal na paputok para sa tamang disposition. Huwag po kayong tumangkilik dito sa mga illegal na paputok. Itong mga nahuli natin dito ay mga pinagbawal dito. Ito po ay nakakamatay, nakakaputol po ng daliri at kamay. Kaya iwasan niyo po ito. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang nahuling suspect. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool sa CCTV, ang pamamaril sa waiter ng isang cafe sa Daet, Camarines Norte. Motibo patuloy na inaalam ng PNP. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa pool sa CCTV, ang pamamaril ng isang hindi pa nakikilalang gunman sa waiter ng isang cafe sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Bago ito, makikita ang pagpasok sa establishmento ng naturang lalaki at nagpanggap na customer. Maya-maya pa, bigla na nitong pinagbabaril ang nakatalikod na waiter bago lumabas at tuluyang tumakas ang sospek. Nagtamo ng tatlong tama ng bala ng baril sa katawan at mukha ang biktima na agad namang itinakbo sa ospital. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, dati na raw nakatatanggap ng banta sa buhay ang biktima. Pero hindi pa alam kung mula kanino at ano ang dahilan. Mayroon na ring tinitingnang persons of interest ang kapulisan sa naturang krimen. Nagkaroon po kami ng series of follow-up operations at hot pursuit dito sa mga persons of interest na lumalabas sa investigation namin. And then nakakuha kami ng mga information at mga picture nung nagmamatch dun sa description. Hinihintay pa sa ngayon ng kapulisan na maging stable ang kondisyon ng biktima para maipakita rito ang mga larawan ng person of interest para sa ikakasang operasyon at para masampahan ng kaukulang kaso. Kami po ay nananawagan sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na dun sa mga nakakita ng insidente at
kung sakali sana makipagtulungan sa amin para mabigyan kami ng magandang information na makakatulong po sa ating investigation. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbangga ng motorsiklo sa bus sa bayan ng Nabasaklan na Huli Camp. Makikita sa CCTV footage na ito ang motorsiklo na binabaybay ang kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay poblasyon. Hanggang sa napunta ito sa kabilang lane at nabangga ang kasalubong na bus. Wasak ang motorsiklo. Ayon sa Nabas Police, walang suot na helmet ang rider na kinilalang si Bremy Castro, 57 anyos. Nagtamo ito ng malubang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Idiniklara itong dead on arrival sa ospital. Lumalabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo. Posible rin umanong nakaidlip ang rider habang nagmamaneho ito kaya napunta sa kabilang lane. Pansamantalang ikinustudiya ng pulisya ang bus driver na si Randy Giraud. Pero pinalaya rin ito matapos makita sa CCTV na ang motorsiklo ang bumangga sa bus. Ayon pa sa Nabas Police, walang plano ang pamilya ng rider na magsampa ng reklamo laban sa bus driver. Sa halip na basketball jersey, mga bestida at iba't ibang damit na pambabae ang naging uniforme na mga player sa isang basketball tournament sa Barangay Plaza sa bayan ng San Fernando sa Camarines Sur. Tunghayan sa report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Parehong hilig ni na Alexis at Lance ng Barangay Plaza sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur ang paglalaro ng basketball. Kakaiba raw ang dalang angas kapag nasa court na at may dinidribble na bola habang nakasuot ng jersey. Pero talagang napalaban daw sila sa sinalihang paliga sa kanilang barangay. Sa halip kasi na basketball jersey, mga bestida at iba't ibang damit na pambabae ang kanilang suot. Hindi po ay mailang ta kaugmaan po para sa kaugmaan. Kaugmaan mo kang barangay mita. Bakla pagkabanggi. Lalaki pagkaga. Ang konseptong ito ay ideya raw ng sangguniang kabataan officials ng Barangay Plaza. Kwento ni Lexter, barakong magayon sana ang plano nilang gawin. Pero dahil sa kakulangan sa budget, napili na lamang nila ang barakong makashoot na sinalihan ng mga kabataang nasa 15 hanggang 30 anyos. Ini po ginibuan mi manggira rin paraan para mailaog mi ang okasyon na iyan. Dagdag kolor nga ni sa mong kapistahan. Duwang team lang po, pero ano sila sa tig 13 po sindang member. Duwa lang talaga, ano lang po talaga, itong karawat-kawat lang, pero si Kawat Pingali po talaga naging seryoso. Hindi man magarbo, pero ang mahalaga raw, ang kasiyahan na dala nito, na ididribble nila at naipapasa mula sa mga organizer patungo sa mga player hanggang sa mga nanonood nito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isinailalim na sa State of Calamity ang hinatuan Surigao del Sur dahil sa epekto ng lindol. Makibalita tayo live kay Argil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Argil? Chris, ang karamihan sa mga residente ay galing pa sa island barangays, kaya't mas mainam umano na nakalikas na bago pa man ang pagtama o pagyanig ng mga aftershock. Matapos magpalipas ng magdamag sa isang evacuation center, nagsiuwian na kinaumagahan ang karamihan sa mga residenteng lumikas bunsod ng magnitude 6 na pagyanig sa hinatuan Surigao del Sur Linggo ng gabi. Inihatid sila pauwi ng mga sasakyan ng hinatuan LGU. Sa Bitoon Elementary School na ginawang evacuation center, sa mga classroom pansamantalang nanunuluyan ang mga apektado ng lindol mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng hinatuan. May ilan sa kanila ang umuwi muna pero bumabalik din kung sakaling makaranas na naman ng malakas na aftershocks. Safety lang mi sir kay para masipti ang mga bata o ang mga katigwangan kay di baya nato kuan ang panahon na kadalik linog. Malipong nalagi mi dito sir nga sige ana ang kuan ba sige ana ang linog.
Malipong na mi ba? Mauna nga, nipugos na lagi mi direk. Bakit? Alas 3:49 Lunes ng madaling araw, nangyanigin ng magnitude 6.8 na lindol ang bayan ng Cagwait sa Surigao del Sur. Sa inisyal na datos ng MDRMO Cagwait, nasa 10 bahay ang totally damaged at 110 ang partially damaged. Nagpapatuloy pa ang rapid damage assessment and needs analysis ng LGU. Wala namang naitalang sugatan sa lindol. Tugid, sir, kay ang panginabuhian na mo, wala. Matag-adlaw na ang mga kinahanglan. Kaya puros man yung mga trabaho, ako ba naman na nagatrama. Chris, maliban sa suspensyon sa klase, ay suspendido na rin ang pagtanggap ng mga bisita sa Enchanted River dito sa bayan ng Hinatuan. Suspendido rin ang lahat ng tourism activities sa bayan ng Cagwait. Dahil nga sa epekto at pinsala ng lindol, ay isinilalim na sa state of calamity ang Hinatuan. Yan ang latest mula dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Chris? Maraming salamat, Argyle, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sugatan ang 6 na katao sa banggaan ng SUV at multicab sa Cebu City. Ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa initial investigation on traffic management na pag-alaman na nakatulog ang driver ng SUV kaya bumangga ito sa kasalubong na multicab. Sa lakas ng impact na ipit ang driver ng multicab na kinilalang si Noli Campasas, naging pahirapan ang pagkuha sa kanya mula sa sasakyan. Ang asawa niya na nasa passenger seat ay nagtamo rin ng sugat matapos itong tumilapon. Agad silang itinakbo sa ospital. Sugatan din ang 4 na katao na nasa gilid ng kalsada nang mangyari ang insidente. Nagtamo naman ng minor injuries ang driver ng SUV na kinilalang si Eva May Bourbon, isang call center agent. Ayon sa traffic police, umano'y nakatulog ang driver ng SUV at hindi nito namalayan na tumawid na siya sa kabilang lane. Pauwi na galing sa trabaho ang SUV driver kahapon ng umaga. Hapon niya, nakatulog sa sabiyay. Ayon kay Trahi, sasagutin ng SUV driver ang gastusin ng mga nasugatan sa insidente. Pinaalalahana naman ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaniho. Kung inaantok, mas mainam na huminto sa gilid ng kalsada upang makaiwas sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mahina ngayon ang pag-iral ng hanging amihan. Ayon sa pag-asa, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Asahan ng halos mainit na maghapon pero posible pa rin ang mga panandaliang ulan o thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Kayo umaga, posible na ang ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Negros Oriental, Eastern Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin ang iba pang bahagi ng bansa at posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Tatlong bahay sa Barangay Banago, Bacolod City ang tinupok ng apoy Lunes ng madaling araw. Ayon sa Bacolod City BFP, nag-umpisa ang apoy sa bahay ni Dexter Guevara. Mabilis na kumalat at lumaki ang apoy sa mga katabing bahay. Walang naitalang sugatan sa sunog na nag-iwan ng mahigit sa 40,000 pesos na danyos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bacolod City BFP sa insidente. Ipinagbabawal muna ang panghuli ng mga isdang galunggong at matambaka hanggang Enero 2024. May detalye si Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pag-iisda ang pangunahing hanap buhay ni Mang Virgilio. Sa dagat na rin daw nila madalas kuhanin ang kanilang pang-araw-araw na ulam. Batid daw ni Mang Virgilio na simula ngayong araw ay pinatupad na ang seasonal closure sa mga karagatan sa lalawigan ng Batangas. Eh, kung pagbabawal, ilang gawin mo mga pinagbabawal ho yan. Hindi naman kami nakakaya namin huli mga bisugo.
Hindi naman siguro pagbabawal yun. Ang mangingisdang si Mang Alberto at kanyang anak, kawil o hook and line ang kanilang ginamit sa panguhuli ng isda. Tanging mga tulyasan at malalaking isda lang din daw ang kanilang hinuhuli. Tuloy pa rin pangingisda, pero sa lambat, tigil sila. Ayon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO, binabawalan muna ang mga commercial fishing vessels sa panguhuli ng mga isdang galunggong, matambaka at mga maliliit na isda o dulong hanggang January 31 sa susunod na taon. Simula January 1 hanggang March 31, 2024 naman ay ipagbabawal ang paggamit ng mga pinong lambat, pangulong at basnig. Alinsunod ito sa pagpapatupad ng Republic Act 10654 o ang Philippine Fisheries Code. Kaya tatlong bays ang namin ini-implement yan, Kapadayan Bay, Atalit and Nasugbong Bay, Batangas Bay. Itong January to March, nagbubuntis, nanganganap, and then sobrang liliit pa ng mga isda. Sayang naman. Gusto natin na mapalaki-laki muna bago nila ulitin. Pwede pa naman daw pumalaot ang mga mangisda kung ang gagamitin nilang malambat ay hindi bababa sa 3 cm ang butas. Maaari rin daw gumamit ng mga hook and line o kawil. Ang mga mahuling commercial fishing vessel na lalabag ay papatawan ng multang 50,000 hanggang 1 million pesos sa ilalim ng Philippine Fisheries Code. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaying Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. 35-foot Christmas tree at iba pang dekorasyon, pinailawan na sa Calacas City, Batangas. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa hudyat! Nagliwanag ang Calacas City Hall Ground sa Batangas. Busog ang mga mata sa nagkikislapang Christmas displays. Elegante ang Arc of Stars na hitik sa Christmas lights. Mapaglaro ang mga ilaw ng 35 talampakang Christmas tree. May mini version pa niyan. Masaya! Sobrang saya nga eh! Pagpapatuloy raw ito ng tradisyon ng LGU na makapagbigay ng saya sa mga taga-Calaca tuwing holiday season. Mensahe ng pailaw ngayong taon, Paskong mula sa puso. Mas nagningning pa ang gabi sa special performances ng Kapuso artist. Kilig at all-out jamming ang hatidin na Shuvi Etrata, Jake Vargas, Paul Salas at Jeric Gonzalez. Malungkot po ako kanina. Tapos lumabas yung baby ko! I love you, Jake Vargas! Iba raw sa pakiramdam na makapagbigay ng saya at mag-perform sa mga Kapusong Batanggenyo. I'm just happy I'm able to share it with my Kapuso stars, co-stars, and also sa regional team and here in Batangas. Nakakamiss din yung ganito, yung parang sasalubuhin ka ng mga tao, yung nagagalak sila, tuwan-tuwa sila sa amin. Yaman din lang at nasa Calaca na sila, hindi na rin pinalagpas na matikman ang sarap ng authentic at tsarang Calaca. Sanay na kasi akong kumain nun, kaya hilig ko rin talaga yan. Kumakain talaga ako. 5, 6. Para akong nakapikim ng original atsara, yung ganito yung feeling. Parang dito yung, ito yung atsara talaga, legit, authentic atsara. 5. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa inilabas na advisory ng DPWH simula ngayong araw, December 5, 2023, nagtakda ang ahensya ng partikular na oras upang gawing one-lane passable ang Manila North Road sa bahagi ng Barangay Pansan, Pagudpud, Ilocos Norte para sa lahat ng uri ng sasakyan. Nagsimula ito kaninang 6 a.m. to 8 a.m. susunod mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon at alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. Ito'y upang bigyang daan ang patuloy na clearing operations matapos makapagtala ng landslide sa lugar dahil sa mga naranasang pag-ulan. Inabisuhan ng mga commuter na maging maingat sa pagtawid sa kalsadang apektado ng landslide. Natagpuan ang bagong silang na sanggol na nakasilid sa sako sa Talahiban sa Bacacay, Albay. Ang detalye sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan ng mga residente sa madamong bahagi ng Sityo Tanggid, Barangay Sugod, sa bayan ng Bakakay Albay alas 9 ng gabi nitong Nobyembre 28. Ayon sa isa sa nakakita sa sanggol, nanguhuli siya at ang kanyang mga kaibigan ng ibon at susu sa lugar nang bigla sila makarinig ng iyak ng sanggol. Noong una ay nakaramdam daw sila ng takot pero hinanap pa rin nila ang pinagmulan ng iyak hanggang sa nakita nila ang isang sako at nang tingnan ang loob nito. Dito na tumambad sa kanila ang babaeng sanggol. Ginawa ko, binuksan ko. Nakita ko kagad yung kalating katawan niya tapos balot siya ng ano yung ulo, balot ng yung pajama. Nakalitaw lang ng konti ito. Di binuksan ko, inano ko, kinuha ko yung ano, tela, ilinabas ko itong mukha, puro na lamgam. Agad namang itinakbo sa ospital ang sanggol. Nung naibalot namin po siya sa kumot, medyo na naka-recover siguro ko na yung bata. At ayun po na naisip namin na dalhin namin siyang hospital. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilala ng tao nag-iwan nito sa lugar para masampahan ang kaso. Kailangan po natin ng witnesses, ng evidences and other documents na magpapatunay na maaring ito nga po yung ina ng bata at baka siya rin po yung nag-iwan. Kasalukuyang nasa mga alaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang sanggol. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaking nagpanggap na bibili, nakuha na ng CCTV na nagnakaw ng mantika sa pamilihang bayan ng San Fabian, Pangasinan. Makikita sa CCTV camera ang isang lalaki na padaan-daan sa isang tindahan sa pamilihang bayan ng San Fabian, Pangasinan. Maya-maya pa, pasimpleng binitbit ang isang galong mantika at inilipat sa isang tabi. Ayon sa Market Division, iniwan ng lalaki ang ninakaw na mantika upang tumawag ng tricycle. Sa tulong ng mga concerned citizen na nasa lugar, agad na nahuli ang lalaki. Ayon sa Market Division, hindi lang iisa ang nabiktima ng lalaki. Patuloy ang pag-ikot ng otoridad sa pamilihan upang maiwasan ang insidente ng nakawan. Abangan bukas ang simula ng Best of 3 series ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ito'y sa pagitan ng Mapua Cardinals at San Beda Red Lions. Kilala ang Mapua sa kanilang Red Hot Offense sa panguna ni Clint Escamis at Team Captain Warren Bonifacio. Habang matinik na depensa naman ang panlaban ng San Beda Red Lions na kamakailan lang ay nasubok sa kanilang underdog victory laban sa LPU. Sundan ang bakbakan sa court sa Game 1 ng NCAA Season 99 Finals. Bukas, 2 p.m. live sa GTV. Samantala, nagagandahang dekorasyong pampasko, agaw atraksyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Tungayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Binuksan na ang pine cone-inspired na Christmas tree sa May Session Road sa Baguio City. May taas itong 80 feet, gawa sa recycled materials na pinalamutian ng mga pailaw. Inabangan din ang 15th Lantern Parade ng isang universidad sa lungsod. Ang mga disenyo ay hango sa kultura ng Kristiyanong selebrasyon ng Pasko mula sa simbahan hanggang sa mga palamuting parol sa mga kabahayan. Pinailawan na ang pamosong Christmas tree at bilin sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ang malahiganting Christmas tree na napapalibutan ng iba't ibang dekorasyon at kumukuti-kutitap na pailaw ay sumisimbolo ng pagbibigayan. Sa Manawag, Pangasinan, atraksyon ng kanilang Christmas village na Candyland inspired mula sa 30-foot Christmas tree na napalamutian ng giant sweet decoration gaya ng candies, donuts at cupcakes. Nakapalibot din sa plaza ang makukulay na giant lollipops at gingerbread. Bida naman sa probinsya ng Ilocos Sur, ang 48-foot na Christmas tree na itinayo sa harap ng Kapitolyo. Pinalamutian ito ng iba't ibang produktong agrikultura, partikular ang tabako. Magsisilbi raw ang One Christmas Tree na ilaw at pag-asa ng probinsya. Inabangan ang pagpailaw ng pinakamalaki at pinakamataas na Ferris wheel sa bansa na makikita sa isang mall sa City of San Fernando, Pampanga. Ang iconic Pampanga Eye ay nag-transform bilang isang giant lantern o biggest lantern of hope kung tawagin. Mula sa GMA Regional TV, One North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.